Brookstone Park, a 26-hectare development right in the heart of Tres Martires City. Live the city life and come home to nature's comforts here at Brookstone Park, Tres Martires, Cavite. And discover your new home away from the hustle and bustle of work and with the convenience of contemporary living and the serenity of nature that makes it an ideal place for your family and loved ones. Brookstone Park is accessible to both public and private transport. It is just a 1 hour and 20 minute drive from SM Mall of Asia via Cavitex. 1 hour and 30 minute drive from Makati via MCX. 25 minute drive from District Mall Imus. 20-minute drive from SM Dasmariñas via Governor's Drive. And it is about 50 minutes away from Tagaytay City. The property is strategically located near commercial and shopping establishments. SM City, Pure Gold, and Pamilihan ng Tres Martires are just 2.6 kilometers away. And it is 3.1 kilometers away from Walter Mart. BIR and TESDA are also 2.6 kilometers away. Tres Martires Municipal Hall is about 3 kilometers away. Kangahan Elementary School is right across the property, and Notre Dame School is about 550 meters away. Other major educational institutions, such as De La Salle University Dasmariñas, Lyceum University General Trias, Cavite State University, and Governor Hills Science High School are also within reach. Emilio Aguinaldo Hospital is just 1 kilometer away. Other hospitals in the vicinity include Trasendo Medical Pavilion, Phil Korean Hospital, and MV Santiago Hospital, which are 3 to 4 kilometers away from Brookstone Park. Brookstone Park subdivision, developed by Astranikin Corporation, is situated along Governor's Drive in Barangay Cabuco, Tres Martires, Cavite.
This gated community has first-class amenities, 24/7 security, a clubhouse with a swimming pool for adults and children, basketball court, multi-purpose court, playground, jogging pathways, a gazebo for meditation, and more open spaces for park and picnic areas. The road network in Phase 1, which consists of 7 hectares, is already completed. It will have a total number of 404 units of house and lot only. Phase 1 is over 80% sold out. We offer low interest rates for in-house financing. Or you may opt to do bank financing. If you are a Pag-ibig member, you can directly apply with them and we will surely assist you. So what are you waiting for? Make the right choice now. Choose Brookstone Park and enjoy the best of both worlds. The dream of lush living underneath tranquil skies motivates and inspires the relentless, taking them away from the hustle of daily life. But paradise doesn't take you away. It brings you home. Astranikin proudly welcomes you to Brookstone Park, haven of respite and progress, located in Governor's Drive, Barangay Kabuko, 13 Martires, Cavite. Brookstone Park keeps you connected to the city. Beautiful and practical, this contemporary suburban community is a testament to our mission to make first-class living yours to have. Astranikin, formerly known as WPR Realty and Management Corporation, has been raising the possibilities for Filipino families since 1985. Mr. Juan Miguel S. Reyes, a fourth-generation leader, now steers the company to greater heights with the newly acquired BPO Plug and Play facility. With our devotion to and experience in nurturing Filipino families and communities with first-class developments such as Althea and South Springs Residential Estate in Binyan, Laguna, and Clark Manor Residential Estate in Mabalacat City, Pampanga, Astranikin brings you to this 26-hectare development designed for those who live life as it should be, with peace, comfort, and innovation. Enjoy the freedom of space that grows with your needs and accommodates your lifestyle. Our spacious lot cuts offer the flexibility of expansion and provide ample space for your car. Indulge in the comforts of elegant amenities, jog, cycle, or take leisurely stroll, meditate, have a little picnic, relax and enjoy the rolling landscape. Together, we shall create dream communities where Filipinos can breathe fresh air, appreciate nature, and stay close to the places that matter to us. Come home to a place where your dreams flourish, your family prospers, and your ambitions take flight. Brookstone Park by Astranikin. Paradise within your reach. Thank you.
sa screen po, kung nakikita nyo, yan po yung ating developer. Yan po yung pangalan ng ating developer na si Astranikin Corporation, a Realty Estate Company. Yan po yung name ng ating ibibenta. So yung pangalan ng Brookstone Park, yun lang po yung pangalan ng ating subdivision. So ito naman po, kung nakita niyo po kanina, yung pinaka-boss natin, mayroon kang chairman. Yan naman po yung kanyang tatay, si Wilfredo P. Reyes. Then yung ating president naman po, Juan Miguel S. Reyes naman po. Kung napapansin niyo po sa baba, ayan po yung kanilang mga project. So ito naman po, pagdating po sa Pampanga, Barangay Dakwit, Dao, Pampanga, ito naman po yung kanilang project na meron silang 40 hectares po sa Pampanga. Ayan. So sa ngayon naman po, is yan ay puro sold out na po. Then yung next naman po, yung kanilang sa South Spring po, Binyan Laguna, Panlalay Binyan Laguna, mayroon sila dyan 47 hectares. Pero naka-joint venture po dyan yung Santa Lucia Realty. Parang yung Santa Lucia, sa kanila po yung lupa, then si Stranikin po yung nagdi-develop o nagtatayo ng mga bahay. So sa mga buyer po natin na nagtatanong ng mga kung legit po ba si Astranikin Corporation, legit na legit po si Astranikin Corporation. So nandiyan naman po yung ating mga license and registration. So yan po. Yan, mga certificate po nandiyan po. Then kung tinatanong po nila kung meron tayong license to sell, meron na meron po. Yan po yung ating license to sell. Kung tinatanong po ng mga buyer natin kung meron tayong license, meron naman po tayong license to sell. So sa ngayon po, so ito na yung ating subdivision na si Brookstone Park na ibibenta natin. Barangay Kabuko, 13 Martires, Cavite. Ang katapat niya po ay Kanggahan Elementary School. So yan po yung ating project. Ha? Along highway lang po si Brookstone Park. Pagaling po ng SM13, so medyo malapit lang po talaga. So sa mga ano naman po, kung galing naman po Maynila ang ating mga buyer, so meron naman po tayo improvement accessibilities na daan. So meron po dyan, Abitex kung tawagin. So ang way po niyan, going to Baclaran, then Patansa po ang labas niyan, Akawit to Patansa, then Patresi na po yung labas. Then pagdating naman po sa MCX, kung galing naman pong South ang ating mga buyer, pwede naman po tayo dumaan dito sa MCX. Then Molino, then Dasma, Palapala, then to Tresi po yung ating daan dyan. Then yung mga ongoing ano natin, projects po na daan, meron tayong Calax. Nandiyan na po yung Calax natin. So konting panahon na lang po, dadaanan na po ng mga buyer natin yung Calax. So medyo nadadaanan na rin pero hindi pa siya ongoing na tapos talaga yung ating daan. Ayan po yung kanyang daan. Kawik Interchange to Technopark Interchange po yung kanyang daan. So Calax po yung tawagin. So yung upcoming po, ito naman po yung mga upcoming LRT1. Yan. Ang daan niya po, yung extension niya po is Baclaran to Bacoor po. So sobrang dali na lang po. Coming soon. Pagdating sa ating mga buyer po, napakadali na lang ng ating subdivision na ibibenta. Yan. Then, ito po yung ating Roland. Sa ngayon, kung makasite tayo minsan, pwede po tayong pumunta dyan sa Brookstone Park. So, libre naman po yung ating vehicle. Magpo-provide po si Brookstone Park ng vehicle para po tayo makapunta sa site. Then, sa ngayon po, ito naman po yung site development natin, yung phase 1. So, sa ngayon, mamaya po, ipapaliwanan lang ko yung phase 2 na bagong bukas po. Dyan sa phase 1 naman po, sabi po nga kanina, so 80% na po yung kanyang sold. So ang natitira na lang po sa phase 1, townhouse po sa kalat only. Lahat po ng single ay ubus na pagdating po sa phase 1. So ito naman po yung ating site development. Yan, Barangay Kabuko po yung address niya. Then yung city po, 13 Martires. Then province po is Cavite. Yan. Ito naman po yung gross area natin. Meron silang 257,742 square meter para sa gross area. Yan, pagdating naman po sa open space, meron naman tayo 21,573 square meter po. Sa mga alis naman po sa mga roads,
Meron naman tayo 71,359 square meter para po sa mga daan. Then, hangang phase 4 po ang Brookstone Park. Sa ngayon po, phase 1 pa lang, then phase 2 yung kanyang bukas. Phase 1 po, sold out na, halos sold out na. Ang natitira po, townhouse, then lot only. Pagdating naman po sa phase 2, fresh na fresh po yung kanyang phase 2. Bagong bukas po yung phase 2, so marami pang bibenta si DHR po. Yan. So sa ngayon po, itong ating phase 2. Then sa land area po, 73,636 po yung kanyang square meter. Sealable area naman po, 45,253. Then yung mga open space po para sa mga amenities, parking, meron tayong 7,419. Then sa mga daanan naman po, sa mga alley, 20,964. Then, ang total units po para sa phase 2 ay meron tayong 489 units na ibibenta para sa phase 2. Meron tayong lot only na malaki, 234. Meron pa tayong mga corner dyan. Marami pa tayong corner na pwedeng ibigay sa mga buyer natin. Then, meron naman tayong single attach, 137. Then, pagdating sa townhouse po, meron din tayong townhouse, 118 units po ang kanya kailangan nating ibenta dyan para kay phase 2. Yung sa daan po natin, ha, baka may nagtatanong sa mga buyer nyo po. Major road po natin is 15 meters ang ating road po. Major road. Yung sa minor naman po, 8 to 10 meters pa naman po yung ating secondary road. Then kung makakapunta po kayo ng site, so ito na po yung phase 2. Kanina po kasi phase 1. So sa ngayon po phase 2. Yan po yung development pagdating po sa phase 2. Nasa phase 1 po kasi may mga tayo na rin pong bahay. Kung makakapunta po tayo, kung maluwag-luwag na. So, ayan po yung phase 2. Yan. Then, sa location naman po, alam niyo naman po, pagdating ng pinakapunta po tayong 13, along highway lang po si Brookstone Park o Astrani King. Yan. Kaya maganda pong ibenta o i-market natin si Brookstone kasi along highway lang. Hindi katulad ng ibang project na medyo papasok. Then pagdating naman po sa highway naman po, ito po yung makikita natin na signage. Yan po yung makikita natin pag pumunta tayo kay Brookstone Park. Yan po yung unang makikita natin. Then yung katapat niya po na Kanggahan Elementary School na school po na mga estudyante po. Yan po yung kanyang tapat. So kung gawin ka SM13 to Brookstone Park, yan po yung unang makikita natin. So pagpasok natin ang Brookstone Park, yan po yung unang makikita. So, pagdating naman po sa first class amenities yan, yan nga po yung entrance gate namin. Kanina po is Chinese gate. Pagdating naman po sa entrance, yan po yung ating entrance gate. So, siyempre, 24 hours po yung security natin dyan. Kung gusto niyo pumunta dyan, so welcome naman po kayo kay Brookstone Park. Then, meron tayong park para sa first class amenities natin. Kung gusto niyo mag-picnic, mag-zumba para sa matanda. Then, play park po para sa mga bata, meron tayo. Then, pool area. Ang pool natin ay infinity pool po yan, ha? So medyo mahaba po siya. Then, kung relaxing area po, kung may kausap po kayong buyer o kung may kausap kayong mga kapatid o kahit sino po, pwedeng-pwede po tayo sa pool cabana. So katapat lang po siya ng ating swimming pool. Then, basketball court po para sa mga bata. That lalaki na pwede nating mag-exercise tuwing umaga at hapon na pwede po siya. Then tennis court po para din sa mga gusto mag-banding. Yan po, meron po tayo niyan kay Brookstone Park. Then kung gusto niyo po mag-daos ng occasion, binyag, birthday o kahit anong salo-salo po, pwede-pwede po yan para sa ating clubhouse. Yan. Yan po yung mga additional natin na amenities para sa Brookstone Park. Meron tayo jogging and cycling path. Meron meditation gazebo, picnic tables, riverside walkway, riverside park. Then meron tayong linear garden para kay Brookstone Park. Then ito naman po yung ating mga ibibenta para kay Astrani King Corporation. Yan. Ito po yung mapa ng phase 2 na open pa. So almost 10 units pa lang ang sold out dyan. So marami pa tayong ibibenta para kay phase 2. Kasi si phase 1 po, konti na lang. Wala nang single, ang meron na lang po ay townhouse, then lot only. Yan, single attached po, Anika, 62,
60 to, ano siya, 80 to 60 square meter. Pagdating naman po kay single attached, Arian po, meron si Arian na 80 to 51 square meter. Then pagdating naman po kay townhouse, Astrid, 50 to 45 square meter. Then pagdating naman po kay townhouse, yung ating kagaya ng Astrid, 50 to 41 square meter po siya. So ito po yung ating Astrid pagdating kay phase 1, then meron din po siyang Astrid pagdating po kay phase 2. Yan, ang sukat po niyan. Yan. Yan, so meron na po yan ha. Kung pupunta po tayo yung site, so nandyan na po siya, pwede na siyang pasukin. So kung napapansin niyo po, may fence siya sa gate, so hindi siya kasama pag sa turnover po. Yan. So guys, ang turnover niyan, ano ha, may partition na po siya. Wala lang tiles at wala lang... meron siyang tiles pagdating sa lababo, din sa banyo. Then meron siyang partition, kaso yung taas at baba niya po, walang tiles. Wala pong CRL sa taas, sa baba lang po yung ating CR. Astrid na lot area 50 to 45 square meter po siya. Two story, two bedrooms, one toilet and bath, then provision for carport, provision for expansion, then ang clustering po natin ay 5 to 8 units. Yan. So 2.2 lang po, murang-mura. Pagdating po kay phase 2. Yan. So ito na po yun naman yung ating Arlette. So bagong-bago po ito na design. So mas in-upgrade po si Astrid pagdating po sa design. Yan. So pero parehas naman po sila ng loob. Ang sukat naman po ni Arlette ay ito po. Yan. Parehas po si Astrid at Arlette ng lot area. Then pagdating naman po sa floor area is 41 naman po si Arlette. Then si Astrid po is 45 square meter po siya. Parang pinaliit lang po yung loob ni ano ni Astrid, pero same lang po yung features nila pagdating sa loob ng bahay. Pero yung lot area po same din. So 2 million po, murang-mura. Ito na po yung design ng bahay. So mas in-upgrade po natin si Astrid po. So, kung meron tayong single, yan po yung single attached natin pagdating sa phase 2. Ito po yung dating single pagdating sa phase 1. So, medyo sold out na siya. Wala na siya sa phase 1. So, meron na lang po niyan is sa phase 2 po. Yan. Yan po yung kanyang single attached na si Annika. Then, ito po yung turnover niya. Kaso, wala lang po tiles. Pero meron siyang partition. Naka-divider na po siya. Then, ang may tiles po yung lababo at yung kanyang CR. Meron po yung tiles. Then, ito po yung kanyang computation at price. Ang lot area po is 80 to 60 square meter po. Two story, two bedroom, one toilet and bath, one powder room. Then, provision for carport, provision for side expansion. So, ang price po niya sa phase 2 is nasa 3.2. Million yung kanyang price. Yan. Then next naman po, ito naman po yung single attached natin na si Arian. So kanina po, meron tayong Annika na ganyan po yung model. So 80 to 60 square meter po pagdating kay Annika. Meron naman po tayong Arian pagdating kay phase 2. Si phase 2 po, yan po si Arian. Ang sukat niya po ay 80 to 51 square meter po. So medyo pinalit lang natin ng konti pagdating sa Annika model. Si Annika kasi is nasa 80 to 60 square meter. Pero pagdating naman po kay Arian, 80 to 51 square meter po. So 2.8 lang po yung kanyang price. Then ito naman po, pagdating naman po kung ang buyer natin nagtatanong ng mga lot only. So yan po yung ating mga itatayo na lot only. Yan si Anisa single attached. So yan po yung ganyang yan po yung kanyang harap. Kanina po kasi ito yung likod. Ito naman po yung harap. So yan po yung mga provision na itatayo natin sa lot only. Kung gusto niyo buyer magpasa ng mga kanyang design, pwede naman po. Pero sana pagdating po sa lot only, wag lang po tayong lalayo pagdating sa design ni Anisa. Para gumanda po yung subdivision natin. Yan, coming soon po yung kanyang price ha. Coming soon po yung kanyang price. Kung gusto niya ng kung gusto nila ng ganitsura, yung price niya coming soon pa, pero yung lote po na pagtatayuan, pwede na pong ibenta.